Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Na magkaalaman na ho, hindi ho ito clickbait. Okay, okay. Hindi ho ito clickbait. Simulan na ho natin. Okay? Ayan. Alam niyo po, hindi ho clickbait ang nakasulat ho na PR Pangulong Duterte will endorse Marcos today. Okay ho, yan ho ay lumabas ho sa mga ilang mga group chat, lumabas ho yan sa ilang mga mali-balita. At tayo po ay hindi ko na lang ho babanggitin kung sino ho ang nagbanggit nito sa akin. Pero ako na po magsasabi sa inyo na totoo po ang balita na si Pangulong Duterte ay i-endorse daw si Marcos ngayong araw na ito. So hindi po yan fake news, yan po ang kinonfirm sa akin ng isa sa mga, ayoko na lang ho magsalita. Okay, oh, basta ho ito'y confirm na daw. Okay, so inilalabas na ho natin para ho hindi na ho ito itatago pa. Okay, wag na ho tayong ganito lang ho yan. Ipapaliwanag ko lamang po sa inyo kung bakit nagkaganyan at kung ano ba ang aking naisip dito. Ito'y derechuhan ho. Okay, oh, ito lang, simple lang naman ho yan eh. Alam nyo po, ako ho ay naniniwala na kaya ginawa ni Pangulong Duterte ito ay dahil ho sa kanyang anak. Yun lamang po ang aking paniniwala, na dahil po siya ay naniniwala sa kanyang anak at na naandyan na ho. Alam nyo, hindi ko sisisihin si Pangulong Duterte dahil sa kanyang desisyon kung sakaling ito'y matuloy bukas. I mean, may himala. Pwedeng magbago, pero gayunpaman, yan o ay totoo ang nasagap natin. Ako po ay naniniwala kay Pangulong Duterte at ako po ay tapat na sumusunod sa kanya. At naniniwala din po ako na isa sa mga dahilan kung bakit totoo ito ay dahil ho, siguro, it's about time na kanya hong pinagbibigyan ng kanyang anak. Naintindihan ko bilang magulang, bilang ama, Michael Abe, salamat po ah. Bilang isang ama, ibibigay ko na ho sa kanya ito. Bakit to? Kasi ho, ang tagal niyang nanilbihan para sa bayan. Ang tagal niyang nanilbihan para sa tao. At sa katunayan, sa sobrang paninilbihan niya, ay kita naman ho natin na apektado ang kanyang pamilya. Kung mag-desisyon man siya ngayon at kampihan niya ang kanyang anak, hindi ko yan masisisi, hindi ko yan pwedeng sisihin si Pangulong Duterte. Ginagalang ko po si Pangulong Duterte, susuportahan ko ang kanyang deklarasyon, ngunit hindi ibig sabihin ako ho'y magbabago ng kandidato. Ulitin ko, ako'y naniniwala kay Pangulong Duterte. Ginagawa niya ito hindi dahil ho sa kahit anumang rason, ngunit para sa kanyang anak. Dahil siguro nakita niya sapat na kanyang pagsisilbi bilang presidente ng bansang Pilipinas at biglang pagbibigay ng tulong sa bayan na ito, it's about time for him to fix ang kanyang family. Kaya sa tingin ko, ang suporta na ito ay para sa kanyang anak. Kaya nga ho, ulitin ko, hindi kukontrahin ito at ako ho'y i-admire pa siya dahil ho, at least ho ngayon ay maayos ho kung ano man yung meron silang sabihin na nating hindi maayos na usapan before. Okay? Alam naman ho natin yan, meron silang hindi magandang usapan before, hindi magagandang pakitunguan, hindi ho tayo nagsabi niyan, si Pangulong Duterte po mismo nagsabi niyan. At kahit to sa kampo ni Mayor Sara Duterte, sinasabi niya po yan. Okay? Na siya ho ay hindi ho sila nag-uusap. So I do not have a problem with that. I respect that. I give it to him. Okay ako doon. Okay? Dahil sabi ko nga sa inyo, more than anything else, nakakalungkot ang isang tao ay naayos niya ang bayan pero ang kanyang pamilya ay hindi. So ibigay na ho natin ito kay Pangulong Duterte. Huwag ho tayong magalit. Mahalin natin si Pangulong Duterte dahil malaki ho ang ating utang na loob
kay Pangulong Duterte sa pag-ayos niya sa ating bansa. Gayunpaman, simple lang ho ang sasabihin ko sa inyo. Gayunpaman, ang paninindigan ko at paniniwala ko ay hindi magbabago. Naniniwala ako kay Yorme not because of any endorsement. Naniniwala ako kay Yorme dahil ni-research ko ito. Naniniwala ako kay Yorme dahil isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya ay yung salitang God first. Kaya nga ang paninindigan niya pagdating sa mga divorce, paninindigan niya sa abortion ay napakatigas. At yan o ay God first. So whatever happens, ako'y mangangampa niya para kay Isko. Hindi dahil sa kahit sinong nag-endorso o sinong naglapit sa akin o sino mang Pontius Pilato na magsabing gusto nila si Pangulong Duterte, si Pangulong Yorme, hindi ho 'yon. Okay ho? Hindi ho dahil sa endorsement ng sino man, hindi dahil pinili nila ako, kaya ako gusto si Yorme dahil naniniwala ako sa tao na 'yon. Kayo ho, gagalangin ko kung ano man ang inyong sabihin, gagalangin ko dahil o eh, karapatan nyo yan bilang isang Pilipino. Pero isa lang ho masasabi ko sa inyo. Again, ilang beses ko na ho itong sinabi sa inyo noon. It's about time na ang ating piliing susunod na presidente ay dahil ho meron ho tayong conviction. Meron ho tayong nakikitang prinsipyo na nais natin doon sa tao. More than anything else. Sabi ko nga ho sa inyo eh, ako ay naniniwala pa rin. Naniniwala pa rin po ako sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay isang weak, isang spoiled, at may bagahing tao. Bakit ko pinaniniwalaan yon? Dahil yun na hindi ko lamang narinig publicly. Even in our private time with the president, narinig ko yan ilang beses. Narinig ko kung ano ang gusto niya at kung sino ang gusto niya. Pero ngayon na may balita na tayo na talagang totoong endorso niya si Marcos, igagalangin ko na lang po yun. Ngunit, hindi ibig sabihin nun, magbabago ko na ikakampanya para sa 2022 na election. Yan pa rin po ay si Yorme. So si Yorme pa rin po ang aking ikakampanya. Kaya ang kanta na sinimula natin ay Kawawang Tanso. Bakit? Kahit ba i-endorse siya ni Pangulong Duterte, hinding-hindi ako magiging katulad yung tanso.